guys, welcome back to my channel, Luisa Adobla. For today's video po, ipapakita ko sa inyo kung paano ipaglaban ni Senator Rafi Tulfo ang mga kababayan natin para makuha nila ang kanilang 13-month pay. So, sa pagkakataong ito pang mga kababayan, talagang saludo ako sa ginagawa ng ating senador na si Rafi Tulfo. Kaya sir, saludo po ako sa inyo bilang isang OFW. Ako po ay nagpapasalamat sa inyong tapang para ipaglaban kaming mga OFW na lumigit itong mga kababayan natin dyan sa Pilipinas para makuha ang kanilang pinaghirapan na 13-month pay. Mga kababayan, tunghayan po natin ang video nito. Salamat. Ang tanong ko po, ASEC, meron na ho ba kayong mga nalatag na problema para this time maibigay na po talaga sa lahat ng magagawa ang kanilang 13-month pay? Kasi po, time and time again, every year, after December, January hanggang June, ako po ay binabaha pila-pila po ng mga magagawa dahil hindi po nabigay ang kanilang 13-month pay. Kayo po, this is your first December bilang ASEC dyan sa DOLE, and this is my first December bilang isa pong senador. Ano po ang pwede ninyong magawa at ako po ay magkikipagtulungan sa inyo para this time masiguro na maibigay na po yung 13-month pay sa lahat ng magagawa this December 2022. Asik, you may now respond. Thank you very much, Chair, for the recognition. Magandang hapon po sa inyong lahat. Senator Tulfo, opo, nandinig po namin ng inyong tugon. On the part of the Department of Labor and Employment po, meron po tayong mga tinatawag na labor advisories in which nakasaad po kung kailan dapat mabayaran ang 13th month pay ng mga manggagawa. Okay, sir, can I cut you off? Ayoko pong kumain ng maraming oras ng mga kasama ko colleagues. I'm sure marami siyang gusto magtanong. Magsasuggest na lang po ako sa inyo, mukhang baguhan huwa kata kayo dyan sa DOLE. Ganito na lang po, mag-issue po kayo ng warning sa lahat po ng mga employer, okay, na there will be dire consequences kapag hindi po naibigay ang 13-month pay on time this year 2022. Kayo po ay makipag-tie up sa lahat ng LGU, sa mga mayor's office, BPLO kung tawagin, Business Permit and Licensing Office, na kapag yung isang employer mag-renew ng kanyang permit, business permit, kailangan magpakita siyang ebidensya na nakapagbayad po siya ng 13-month pay ng lahat ng kanyang empleyado. Failing to do so, hindi po ma-renew ang kanyang permit. How's that? Noted po, send on your suggestions. We'll try to tie up with other agencies. Sa amin po, ang aming magagawa is to ask the employers to implement doon nga po sa ating tinatawag ng mga labor advisories, remind them, and we'll also warn them, sir. No, yung advisory po yan, baliwala yan sa mga employer. Habang hindi po sila nasasaktan, baliwala sa kanila yan, babaliwalaan nila kahit nga batas, sinusuway nila, batas na nga po yung 13-month pay, hindi pa nila sinusunod. Kailangan po makatikim sila ng something para sila po ay talagang gagawa ng aksyon dahil ayaw po nila masaktan. Yun na nga po yung sabi ko, magkipag-MOA po kayo, Memorandum of Agreement with the LGUs, with the BPLOs, para hindi nila pwedeng may-renew yung kanilang permit hanggat hindi sila pagpakita ng ebidensya na itong December 2022, sila po ay nakapag-comply at nakapagbigay ng 13-month pay. And then mag-issue po kayo ng warning through the media, ako po ay makipagtulungan, na itong mangyayari sa inyo kapag hindi po kayo nagbigay ng 13-month pay this December sa lahat ng magagawa. How's that? I'm just making it a shortcut, sir. Maglagay po kayo ng hotline, okay? Bukod doon sa sinabi ko, magkipag-MOA kayo sa mga taga-LGU, maglagay po kayo ng hotline na kapag hindi po naibigay ang 13-month pay nyo on or before December 24, ito yung tatawagan nyo para isumbong namin yan sa BPLO ng LGU kung saan yung inyong kumpanya para maipit yung kanilang permit, ang kanilang permit renewal. Sir Chair, firstly, we'll order them to pay. Kung hindi pa rin po magbabayad, hindi po sila bibigyan ng clearance sa kanilang Certificate of General Labor Standards, sir. You better make sure.